Santa Juana Nicusa, asawa ng mataas na opisyal at katiwala ni Haring Herodes, siya ay kasama ni na Susana at Santa Maria Magdalena, na pinagaling ni Jesucristo nung nagkasakit dahil sa masasamang espiritu. Ibinahagi niya ang kanyang yaman para tumustos sa mga kailangan ng Panginoon at mga apostol sa ministeryo, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay hanggang sa muling pagkabuhay. Santa Juana Nicusa, ipanalangin mo kami. Santa Veronica, ayon sa matandang tradisyon ng simbahan, si Santa Veronica ang babaeng nakatagpo sa Panginoon sa daan ng krus na nag-aalay ng birang upang ipahit sa mukha ni Jesus. Ang pangalan ng Santa ay halos sa mga salitang Latin na Vera at Griego Icon na ang kahulugan ay tunay na larawan. Sinasabi ng mga piling latala na ang tunay niyang pangalan ay Serapia, asawa ni Sira. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, ina ni na San Judas Tadeo at Santiago Menor Apostol, nakilala ding Jacob sa mga ebanghelyo. Siya ang imahen ni Santa Maria ng Judea na nagdadambana sa disipulo bilang ina ng mga abang apostol. Isa din siyang masugid na tagasunod ng Panginoon, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay. Simbolo niya ang walis na pinanglinis sa libingan. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleope, ang ikalawang imahen ni Santa Maria ng Judea ay itinatampok bilang asawa ni Cleopas at sinasabing kamag-anak ng mahal na Birheng Maria. Sinabi ni San Juan Apostol na isa siya sa mga saksi ng kalbaryo ng Panginoon sa krus. Ayon sa tradisyon, siya ang nakatagpo sa bangkay ni Judas Iscariote, kaya't simbolo niya ang lubid at supot na mga pirasong pilak. Santa Maria Cleope, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, kilala siyang ina ni San Juan Apostol at Santiago Mayor Apostol. Ayon sa aklat ni San Mateo at San Marcos, siya ay nagmamasid sa dikalayuan noong pinapako at pumano si Jesucristo sa krus. Kasama din siya sa mga nagtagpo na wala sa libingan ang bangkay ng Panginoon. Ayon sa tradisyon, simbolo niya ang insensaryo at kamangyang para pabanguin ang libingan. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, ang isa sa kababaihang disipulo mula sa bayan ng Magdala. Hindi siya ang makasalanang babae na tinangkang batuhin ng mga tao dahil sa kasalanan. Bagkus ay kasama ni na Susana at Santa Juana Nicusa na pinagaling ng Panginoon. Pinalaya sa kanyang katawan ang 7 demonyo. Ayon kay San Juan Apostol, sa kanya unang nagpakita si Jesus
ng muling nabuhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Ikatlong bahagi, mga tagpo ng ministeryo at pangangaral ng Panginoong Hesukristo. Ang pagbabinyag ni Juan Bautista kay Jesus, ang kauna-unahang bahagi ng ministeryo ng Panginoon, matapos na bansagan ni San Juan Bautista na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Lumapit si Jesus sa kanya, nagpabinyag at nasaksihan ang pagbaba ng Espiritu Santo gaya ng isang kalapati at ang tinig ng Diyos Aman na nagwika. Narito ang aking bugtong na anak na lubos kong kinalingitan. Ang panunukso kay Jesus, ang Ebanghelyo tuwing unang linggo ng Kwaresma. Si Jesus ay tinukso ng Diablo na sinisimbolo ng ahas. Sumagot si Jesus at sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nang magkagayon, sinabi din niyang, lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran.